this session, we will be talking again about discriminants, in particular the nature of the roots. But this time, we will be talking about how to find the value of k. For example, we have 2p squared minus 6p minus k equals 0. What we are going to do here is we will find for the value of k given the nature of the roots. But before that, we will try to recall first our quadratic formula. So, sa pagkakaalam po natin, itong expression po na nasa loob ng ating radical symbol ay ang tawag po dito ay discriminant. Ang discriminant po ay makakatulong po sa atin upang ma-determine po natin ang ating nature of the roots of the quadratic equation. So, simulan na po natin. We'll have example number 1. So, example number 1 po, find out the value of rk that will make the roots of the equation 9p squared minus 4kp plus 4 is equal to 0 be equal. So, atin pong tatandaan, hinahanapan po tayo ng value ng k na dapat po ay ang roots ng ating equation ay equal. So, para ma-solve po natin ito, we will copy muna po yung given equation. So, after this, syempre, we will identify po yung values ng ating A, B, and C, o kung kaya tinatawag na coefficient ng ating given quadratic equation. So, we have A is 9. Bakit yung A 9? Kasi yung 9 ang coefficient po ng ating quadratic term, at saka yung B natin ay negative 4K. Kasi po, negative 4K is the coefficient of our linear term. Ang C naman po natin ay 4 kasi po yung constant term natin ay 4. So, atin pong tatandaan ulit, dapat po yung roots natin may pakita natin that they are equal. So, if you can still recall po yung summary ng ating discriminant, gagamitin po natin discriminant is equal to 0 kung ang roots niya po ay rational o kaya equal. So, since equal po ang hinahanap dito, so, gagamitin po natin is discriminant is equal to 0. So, therefore, di ba, ang discriminant is b squared minus 4ac. So, gagamitin natin is equal to 0. So, after this, ang gagawin po natin, we will replace lang po yung b, a, at saka c ng mga values ng coefficient natin na atin pong na-determine gamit po ang given na quadratic equation. So, therefore, we have negative 4k kasi yung value ng b natin is negative 4k minus 4. Yung value ng a natin po ay 9, replace a by 9. So, yung value ng c natin po is 4, so replace c by 4 is equal to 0. So, simplifying this further, 16k squared, bakit po? Kasi negative 4 squared that is equivalent to negative 4 times negative 4 is positive 16 k squared. Minus, yung 4 po natin times 9 is 36 times 4 is 144 is equal to 0. So, transpose po natin tong negative 144 sa kabilang side ng ating equation. So, we have 16 k squared is equal to 144. So, yung negative, nagiging positive na po. So, after this, divide natin both sides of the equation by 16 para matanggal na itong 16 na coefficient ng k squared. So, we have k squared is equal to 144 over 16. So, 144 over 16 po is equal to 9 and we get the square root in both sides. So, we have k is equal to positive negative 3. Square root kasi ng k squared is k. Ang square root naman po ng 9 is 3, positive negative 3. So, we cannot conclude pa at this point na yung value ng ating k, dalawa yung value ng k natin, positive at saka negative 3. Di po natin masabi na ito na po yung final answer. So, ang gagawin po natin is i-check muna natin o daanin muna natin sa checking upang may pakita po natin na yung roots talaga ay equal. So, subukan po natin yung k is equal to positive 3. So, kung napapansin nyo po dito, makikita natin from the process of our checking, substituting k is equal to 3 po. Ang dalawang roots po natin, R1 at saka R2, is equal to 2/3. So, pareho po sila.
So that will show us na yung roots po natin ay talagang equal. So this time, subukan naman po natin yung negative 3. So kung napapansin niyo ulit, yung roots natin ay equal pa rin, pero this time is equal to negative 2/3. So sa makatwid po, naipakita po natin sa ating checking na yung roots ay equal. Therefore, ang value ng ating k or values ng ating k are positive and the negative 3. So kung may katanungan naman po kayo, pakisulat na lang po sa ating comment section. Malugod ko po itong sasagutin. Question number 2. For what value daw or values of k na 2p squared minus 6p minus k equals 0 have imaginary roots? So pag sinasabi po nating imaginary roots, meaning to say, non-real roots ang sagot nito. But ang tinatanong sa atin ngayon, isanapan daw natin ng value yung k para magkaroon po ng imaginary roots. So ganun pa rin ang gagawin natin. Siyempre, kukopyahin pa rin natin itong given na equation, 2p squared minus 6p minus k equals 0. Pagkatapos naman po is we will identify yung mga coefficient ng given quadratic equation, yung a, b, at saka c. So yung a natin 2, so sa quadratic term kasi 2 yung coefficient. Yung b natin negative 6 kasi yung coefficient ng ating linear term is negative 6. At yung constant naman po natin is negative k. Kaya po c natin is negative k. So tinatanong po dapat ay imaginary roots ang ating roots. So kung balikan po natin yung discriminant natin, gagamitin po natin discriminant is less than 0 kung ang mga roots po ay imaginary or complex or no real roots. So sa makatwid po, ang gagamitin natin discriminant which is b squared minus 4ac is less than 0. So substitute lang po yung mga values ng a, b, at c natin. Palitan nyo lang po yung a, b, at saka c na mga coefficient po nandito sa taas. So, mangyayari po, negative 6 squared, kasi yung b natin, negative 6, negative 4, yung a po natin, pinalitan lang po natin ng 2. Yung c naman po, pinalitan natin ng negative k, less than 0. So, simplify po, pagkatapos nito, simplify po natin. Siyempre po, negative 6 squared is equal to 36. So, negative 4 times 2 times negative k po, ang mangyayari is positive 8k. Kasi negative times negative magiging positive is less than 0. So, hinahanap po natin value ng k. Tama po. So, ang gagawin po natin, yung 36, ilipat po natin sa kabilang side ng inequality na pong ito. So, ang mangyayari po, 8k is less than negative 36. So, yung positive po, nagiging negative 36. So, after this, syempre, hinahanap po natin yung value ng k. Divide po natin both sides ng 8. Siyempre po, k is less than negative 36 over 8. So, itong negative 36 over 8 po, pwede po natin i-reduce to lowest term kasi divisible naman po ang 36 at saka 8 by 4. So, we have k is less than negative 9 over 2 kasi po 36 divide 4 is 9 and 8 divide 4 is 2. So, yung k natin is less than negative 9 over 2 or this is negative 4 and 1/2. So, ano bang ibig sabihin pag sinabing k is less than negative 9 over 2? So, makatweet po, lahat po ng value ng k natin dapat po less than negative 9 over 2. Ano ba yung mga number na less than ni negative 9 over 2? Si negative 5, less than po yan ni negative 9 over 2. Negative 6, negative 7, negative 8, and so on and so forth. So, yun po yung value ng k natin. So, paano po natin mapapakita talaga na yung roots natin are imaginary kung ang value ng k natin is less than negative 9 over 2? So, syempre, kailangan natin ng checking. So, halimbawa po, subukan po natin ang value ng k natin negative 5. Diba, negative 5 po is less than negative 9 over 2. So, papalitan po natin yung k natin ng negative 5. Ito na yun po, pinalitan ko lang yung k ng negative 5. Negative times negative is positive 5. Tama po. Now, after this, nagkaroon po tayo ng quadratic equation. So, identify po natin yung a, b, at saka c dito. So, yung a natin is 2. Yung b po natin, negative 6. Yung c po natin, 5. So, ano pong purpose? Bakit ko po kinuha yung coefficients?
Kasi sa discriminant po, pag maipapakita po natin na ito ay less than, so kaya na po natin. B squared minus 4ac is equal to 0. So b squared minus 4ac, of course, so papalitan lang po natin yung b ng negative 6 raised to the power of 2. So yung a naman, replace natin ng 2. Yung c, replace natin ng 5. So negative 6 squared po is positive 36. At negative 4 times 5 is negative 40. 36 minus 40 po is negative 4. So since negative 4 po is less than 0, alam naman po natin na pag negative 4 is less than a 0, ay ito po ay imaginary roots. So sa makatwid po, yung value ng k natin, which is less than negative 9 over 2, ay ang ating tamang sagot. So again, lahat ng values po na less than ni negative 9 over 2 ay ang value po ni k. Question number 3. Itong question number 3 po natin is actually question number 9 po ng ating 2019 Metrobank MTAP DepEd Math Challenge. So paano ba isolve po ang number 3? So let's list down daw all possible values of the constant k so that this quadratic equation has two equal roots. So syempre ang pinakauna nating gagawin po is kopyahin po natin syempre yung given na quadratic equation at saka i-identify natin ulit yung values ng a, b at saka c. So yung a natin 3 and yung b is negative 2k at yung c natin is 2. So tatandaan po natin ang sabi po ng question dapat two equal roots. So gagamitin po natin is discriminant is equal to 0 kasi po yung roots natin ay equal ang tinatanong. Okay, so therefore, b squared minus 4ac equals 0. So, ang gagawin po natin, replace lang po ng value ng a natin, yung b at saka c. So, we have negative 2k raised to the power of 2. Siyempre, yung value ng b natin is negative 2k. Yung a naman po, palitan natin siya ng 3. Yung c naman po, palitan natin ng 2 is equal to 0. So, simplifying this further po, that gives us 4k squared. Kasi negative 2 times negative 2, kasi raised to the power of 2 ito, is positive 4. K squared minus 4 times 3 po is 12 times 2 is negative 24 equals 0. So, ang gagawin natin, ta-transpose po natin itong negative 24 sa other side ng ating equation. So, ang mangyayari po, 4k squared is equal to 24. So, after this, pwede po natin i-divide both sides by 4. So, mangyayari po, k squared is equal to 6 kasi po, 24 divided 4 is 6. After that, get the square root in both sides po. Okay, yun. Square root of k squared is equal to positive negative square root of 6. And we got k is equal to positive negative square root of 6 kasi pwede po natin i-cancel itong 2 at saka ng square root. And since ang 6 po ay hindi po perfect square, so we leave it as 6. So, yung value po ng ating k is positive negative square root of 6. Ang value po ng k na para po ang itong equation na to ay magiging equal roots po ang kanyang roots. Again, kung may mga katanungan naman po o clarification, pwede nyo pong isulat sa comment section. Sasagutin po natin ngayon. Question number 4. Ang pang-apat na tanong po ay actually ang number 10 po din na tanong, the same question po sa 2019 Metrobank Math Challenge. So, tinatanong po sa atin dito, hanapan daw natin yung range of values ang ating B para po magkaroon ng no real roots. At tatandaan din natin sa tanong na ito, i-express daw yung answer natin in interval. Okay, tatandaan po natin. So, first thing, siyempre, kopyahin pa rin natin yung given na equation natin. Identify naman natin yung a, b, at saka c. Yung a natin, 2. Yung b natin is b ulit. Yung c natin is 8, which is constant. So, tatandaan natin, no real root. So, meaning to say po, imaginary po yan. So, gagamitin natin, d is less than 0. So, the discriminant, b squared minus 4ac is less than 0. So, papalitan lang po natin yung value ng b, a, at saka c po. So, we have b squared minus, kasi yung b natin, b rin eh. B squared minus 4, yung a naman po ay 2, yung c naman po ay 8 less than 0.
So b squared, ang 4 times 2 po is 8 times 8 is 64. Kaya b squared minus 64 is less than 0. Transpose po natin yung negative 64 sa other side ng equation. So we have b squared is less than 64. And of course, getting the square root in both sides of the equation, cancel po natin yung square at saka ng square root. So ang mangyayari po, b is less than positive negative 8. Kasi po, ang square root ng 64 ay 8. So, tatandaan po natin, ang tanong po is, express daw your answer in interval. So, hindi po ito nasa interval. So, gagawin po natin isang open interval. So, anong ibig sabihin nito? Negative 8 at saka 8. Ang ibig sabihin nito po, si b or ang value po ni b dapat ay greater than ni negative 8. So, sa makatwid, si negative 7, negative 6, pababa, papuntang less than 8 ang value po ng b. So, si b dapat less than kay 8. So, lahat po ng numbers in between negative 8 at saka 8 po ay ang values ng ating b. Pero si negative 8 at saka si positive 8 ay hindi po kasali sa solution. Kaya po, ginamit natin is ang open interval. So, kung may katanungan kayo ulit, pwede nyo pong isulat sa comment section. At kung nagustuhan nyo naman po ang presentasyon natin ngayon, pakilike naman po at pakishare na din para sa ibang manonood. At huwag nyo pong kakalimutan din mag-subscribe sa aking channel at saka pakisali na lang po ng notification bell upang hindi po kayo mahuli sa mga next na mga pagtuturo ko po. Maraming maraming salamat po.